Magandang araw sa inyo mga kapadya. Sa video na ito, i-review na natin yung overbilly goat ko. Kamusta mga kapadya? Ako nga palang padya ninyo si Russell. Kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. I-click mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga videos na i-upload ko ba. Ilang buwan ko na itong ginagamit simula nung nabuo ko itong Project XC bike ko. Kami na rin kasi nagtatanong sa inyo kung nasa na ba yung review ko noong kinabit ko yung Compass Billy Goat ko. Masama doon is nasira yung RD ko kaya nabagpasyahan ko na ibenta yung wheelset ko kaya hindi ko kagad nagawa ng review yung Billy Goat. Kaya yung nagbuo uli ako ng panibagong bike is Billy Goat pa rin yung kinuha ko para masabi ko sa inyo yung review ko about dito sa tayo na to. Ipas ng ilang buwan na paggamit ng Over Billy Goat is may masasabi na ako sa inyo na review about dito sa gulong na to. Kung ano ba yung issue na na-encounter ko about dito sa gulong na to, tsaka yung mga kasamangan din kasi ako na naka-compass tsaka Over Billy Goat is may napansin din ako sa gulong nila. Kaya sa video na ito, sasabihin ko lahat ng mga nalaman ko about sa gulong na to. So ito yung Over Billy Goat ko, yan. 29x2.10 yung lapad. So, unting guys dito is wala namang pinakaiba to sa compass na kinabit ko dati. Yung pattern ng knob niya is pareho lang. Yan, ganun na ganun lang. Ang nalaman ko lang dito sa Over Billy Goat na to is second generation daw siya ng compass kaya naging over. Yan, marami na rin inilabas na gulong yung compass. Compass ba o over? Iwan kung sino ba yung naglalabas yung over o compass talaga. So, dito sa likod niya, yung knobs niya, yan, makikita nyo. Medyo pudpud na siya. 6 months ko pa lang niya nagagamit. Yan, 6 months ko pa lang niya nagagamit. Pudpud na nga agad. May pauli-uli lang naman ako dito sa Taal tsaka sa San Luis. Isa ako na-encounter na issue dati. Bago ko ano. Doon sa compass Billy Goat ko is may para matatagtag siya sa side knob niya. Which is ito. Yan yun oh. Yan yung problema dyan oh. Kita niya yung gitak na yan. Pwede yung matagtag pag lumaki. Tapos mayroon pa dito. Yan o. Oh. Yan. Yan yung problema ng Over Billy Goat. Tsaka yung compass. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganyan yan. So sa mga naka Over Billy Goat tsaka compass Billy Goat is i-comment nyo naman sa baba kung may ganito ba yung mga knobs nyo sa gulong. Yan. I-check nyo rin yan. Medyo delikado to. So yung na-experience ko dito sa Over Billy Goat ko is tama yung sinabi ng iba na mabilis siyang mapudpod kahit yung compass. Kasi dun sa isa kong kasamahan is ang sinabi niya is ang bilis daw mapudpod ng compass niya. So ilang buwan pa lang niyang gamit yon. Ganto na rin yung nangyari sa kanya. Yung pinakagitna ng knobs is pudpod na. So ito yung video. So ito na yung dati kong wheelset yan. Yung compass Billy Goat. Ayan, makikita nyo na nag-fade na yung compass niya. Pati dito sa Billy Goat niya, yan. Yung side wall niya, madumi na rin. Ayan, tapos ito yung hubs na Aerowick AM4.0. Tapos ito na yung knob niya. Ayan, napansin ako yan, oh. Daming gitak. Nasaan pa yung isa? Ito mas malala. Ayan. Yan, medyo pudpud na rin yung hulihan yan. Ang napansin ko lang dito, puro gitak na yan. Ito lang talaga yung may pinakamalala. Which is yung matatagtag na yung side knob niya. Yan, yan yung sinasabi ko sa inyo. Medyo delikado yan. So, ito naman yung front tire yan. Makapal pa naman. Yung unlike sa panghuli. Wala akong nakita dito. Side wall ayos pa rin. Yan yung gulong niya ngayon. Dito sa hulihan is medyo pudpud na siya. Pero dun sa unahan is makapal pa. Yan, kung makikita niyo yung knob. Yan, makapal pa yan. Kita-kita pa rin yung pattern. Yan. Sa sidewall, yung tanwall niya is hindi naman nasunog. Hindi katulad ng ibang kong nakita, nasunog yung ganito niya. Nang itim yung parang sa Maxxis na tanwall na talaga, nasunog. Pero sa akin naman, is ganyan pa rin, wala pa rin pagbabago.
makikita niya naman dito sa sidewall is hindi naman siya totally parang nasunog katulad din sa mga nakita ko na sunog na yung gilid niya. Dito is ayos pa rin. Dito naman sa kabila. Yan, ganun pa rin. I-over dito na nakalagay. Tapos biligot naman dito. Tapos 60 TPI light. Foldable aramid. So wala siyang pinagbago dun sa compass na dati kong nabili. Ang nagbago lang talaga dito is yung dito niya. Over na yung nakalagay, hindi na yung compass. So dito naman tayo sa unahan yan. Mas paganda pa itong unahan. Yan. Makapal pa yung knobs niya compare sa hulihan. Makapal pa yung nasa gitna. Pero dito talaga sa huli is pud-pud na. So ganun din. Hindi pa naman masyadong sunog yung sidewall niya. Katulad ng mga nakita ko sa iba. Yan. At dahil foldable niya ito yung over billy goat is maganda yung bead niya sa gilid. Pantay yan. Tapos naka tubeless ready na rin ako na rin na sagmit. Yan kaya mas naging swak talaga. Magandang pagkakaano niya sa bead. Pantay-pantay lang yung line niya. Hindi compared dun sa Maxis ko na labas-labas. Yan, oh. Ayos din yung bead niyan. Pantay lahat. So compared dun sa Maxis na ginagamit ko dati sa Voxer ko is mas gugustuhin ko pa yung Maxis compared dito sa over billy ko. Kaya naman kasi ako nag-over billy ko is gusto ko lang matry. Skin wool na tayo. So napansin ko lang talaga dito sa over billy ko tsaka sa iba nilang tari kagaya ng compass, yung mumurahing compass is talagang mabilis silang mapudpod. Magdedepende na rin naman kasi yun sa gumagamit kung araw-araw kong magra-ride, talagang mabilis yung mapudpod. Pero ako naman kasi, minsan lang ako mag-ride tapos ganito pa yung nangyayari. Pabalik-balik lang naman din ako sa Taal tsaka dito sa barangay namin. Pabalik-balik lang ako, hindi naman ako masyadong nalayo. Yung pinakamalayo ko palang napupuntaan is yun sa Tagaytay tsaka sa Padre Pio. So yun palang yung dalawa kong napupuntahan ngayon na gamit yung over bagel na to, pero makaraan ng ilang buwan is ito na nga, medyo put-put na yung likod niya. Kaya ang plano ko, sa susunod na buwan is papalitin ko na to kasi baka abutan pa talaga ito ng put-put. Baka mapag-aid sa Maxis crossmark ko na put-put na yung hulihan bago ko pa inilipat yung bulong na yun sa pangharap. At yung pangharap naman is inilipat ko sa panlikod para naman may nubs. Ginamit ko to sa trail, hindi pala to totally yung ginamit ko na tire sa trail. So ginamit ko yung compass billy go, yun, yung palang yung gamit ko, yung naka-faxer pa lang ako. Punta uli ako dun sa stage 2, dati pa yon. Sinubukan ko yung compass billy go. So ang masasabi ko lang dun is, wala siyang grip sa trail, sobrang bilas niya. Kahit kung may preno ka na, kahit bigain mo pa, is hindi talaga siya kumakapit. Kaya yun din yung napanghinayangan ko dito sa gulong na to. Wala siyang grip pagdating sa trail. Kung sakaling mabutpud to, titingnan ko kung ito pa rin yung bibili ko. Kaya mag-Maxis icon ako. Kasi ako kasi na-convert na to sa tubeless, mag-Maxis icon ako. Sa mga naka-compass bili ko dyan, i-share nyo naman yung experience nyo about dito sa gulong na to para malaman din ng iba. So sa price naman is hindi ka namang hinahin din sa gulong na to. Ang price ito is nasa around 1,800 to 2,000 lamang. Naka skin wool ka na o so tan wool. Ang ayos lang naman sa'yo na ganun, ang hinahanap mo is yung skin wool na mura lamang. Pero hindi mo naman i-convert sa tubeless is pwede na itong over billy go. Yan. Marami na rin kasing gumagamit ng ganitong gulong. Marami na rin akong kasama na gumagamit ng ganitong gulong kaso nasabi nila is balik loob daw uli sila sa Maxis. Dahil nga, mabilis mo budpod. Talaga sa Maxis, yung sa Maxis ko is 4 na taon tumagal. So ito naman is wala pa isang taon budpod na kagad. So titingnan pa natin itong gulong na to. Makalipas ng mga 6 na buwan siguro, i-update ko ulit kayo kung anong mangyayari na dito sa gulong na to. Kung mapudpod man, titingnan natin kung makapagpalit na ako ng Maxis. Tapos itatry ko na rin i-tubeless to. So sa mga compass user dyan, sa mga over belly coat user din dyan, sabihin nyo naman sa akin yung naging experience nyo sa paggamit ng over billy goat tsaka compass billy goat. Kung may issue ba kayo na na-encounter tsaka ano ba yung nagustuhan nyo about sa gulong na to. Yung isa pa pala akong naging issue is dun sa tunog niya. Pag nasa highway is parang tunog pat bike siya. So ang tingin ko din is sobrang kapit ng knobs niya. So hanggang dito na lang itong video na ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na at i-click mo yung notification bell para maging updated ka sa mga videos na upload ko pa. Have fun and enjoy your ride.
I see mga kapadyak.